Magandang araw sa lahat. Ngayon ay araw ng Linggo, araw para tayo ay makinig sa salita ng Diyos at sumamba sa Kanya. Kaya nga, welcome Light of Life Church Sunday School. Espesyal para sa ating mga Kristiyano ang araw ng Linggo dahil ito ang araw kung saan nagsasama-sama tayong sambahin ang ating Diyos at makinig sa Kanyang mensahe mula sa Biblia. Pero dahil hindi pa tayo maaaring magkita-kita sa church, pwede muna tayong mag-worship sa ating sarili-sariling bahay kasama ang ating pamilya. Kaya, maraming salamat at ikaw ay nakikinig sa araw na ito. Sa mga nakaraang linggo, ating patuloy na pinag-aaralan kung paanong maging isang prayer warrior. Naaalala niyo pa ba yung mga bagay na dapat nating ipanalangin? Una, inalala natin no, yung panalangin itinuro sa atin ni Jesus, yung Ama namin, at isa-isa nating inaaral ang tungkol dito. Katulad na lamang nung nakaraang linggo, pinag-aralan natin ang bagay na ito. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Naalala nating dapat nating ipanalangin ang ating bansa, ang ating bayan na Pilipinas at humingi ng tawad sa Diyos sa ating mga kasalanan upang pagalingin niya ang ating bansa. At ang sumunod na bahagi ng panalangin na pag-aaralan natin ngayon ay ito. Ang sabi natin sa panalangin itinuro ni Jesus, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. May mga tao rin na nagkakasala o nagkakamali sa atin at ang ilan sa kanila ay itinuturing nating mga kaaway. Para sa araw na ito, matututunan natin kung paano tayo mananalangin para tulungan tayo ng Diyos na ang ating mga kaaway ay maging kaibigan ng Diyos at maging kaibigan din natin. Sige, magsimula tayo, mga bata, mga matandang nakikinig, sa panalangin. Maari ka bang yumuko, pumikit at kausapin natin ng Diyos sa ating panalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Naway maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Tulungan po ninyo kaming makinig at matuto kung paano namin maipapanalangin ang aming mga kaaway, para matutunan din nilang mahalin kayo at nang sama-sama naming maparangalan ang inyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang Bible story natin para sa araw na ito ay narinig na natin ng ilang beses, kaya nga hindi na ito bago para sa inyo. Pero ang Biblia ay laging may bagong itinuturo sa atin at ngayon tungkol sa pagpapatawad at pananalangin para sa ating kaaway. Handa na ba kayong makinig sa ating kwento? Ang ating kwento ay mababasa natin mula sa Aklat ng Mga Gawa. At ang title nito ay Isinugo ni Jesus si Ananias para tulungan si Saulo. Mga bata, nung umakyat si Jesus sa langit, pagkatapos niyang muling mabuhay, ang kanyang mga alagad na alala niyo, hindi ba nakatingin sila sa langit at sinabi sa kanila ng mga anghel na si Jesus ay muling babalik. Ang mga alagad na ito ay nanatili sa Jerusalem. Bilang mga tagasunod ni Jesus, ikinuwento nila, ipinamalita nila ang tungkol kay Jesus sa maraming tao at marami ring tao ang naniwala kay Jesus sa Jerusalem. Ngunit, galit ang mga leader ng mga Hudyo kay Jesus. Kaya katunayan,
Sila pa nga ang naging dahilan kung bakit naparusahan si Jesus kahit na ito ay walang kasalanan. Alam niyo ba na ang mga Hudyo, dinadakip nila at ibinibilanggo ang mga tagasunod ni Jesus? At kung minsan pa nga, pinapatay pa nila yung ibang sumusunod kay Jesus. At isa sa mga leader ng Hudyong ito ay si Saulo. Si Saulo, galit na galit talaga siya, no? At nais niyang lipulin ang mga tagusunod ni Jesus. Sa katunayan, nagbabahay-bahay pa siya para dakipin sila. Kinakaladkad niya ang mga lalaki at mga babae patungo sa bilangguan. At isang beses pa o maraming beses pa, si Saulo ay sumasang-ayon sa pagbatay sa mga katulad nila. Halimbawa na lang ito, no? Masaya siya, no? Ang tagasunod ni Jesus ay binabato hanggang sa mamatay. Nakakalungkot talaga ito para sa mga tagasunod ni Jesus. Kaya nga, ang ibang mga tagasunod ni Jesus sa Jerusalem, sila ay umalis doon, di ba? Upang sila ay makatakas sa mga Hudyo, kabilang na si Saulo. At ang ilan sa kanila ay nagdesisyon na pumunta sa Damasco. At pagdating naman sa Damasco, ang mga Kristiyano ay nagpatuloy ipahayag ang tungkol kay Jesus, kaya mas marami pa ang naniwala kay Jesus. Isa na naniniwala kay Jesus sa Damasco ay ang lalaking ito. Ang pangalan niya ay si Ananias. Nabalitaan ni Ananias ang tungkol kay Saulo at ang malulupit na bagay na ginawa niya sa mga tagasunod ni Jesus sa Jerusalem. Pagkatapos, nabalitaan pa niya na itong si Saulo ay papunta sa Damasco upang dakpin ang lahat ng nananampalataya kay Jesus. Marahil si Ananias at ilang mga alagad ni Jesus ay nangangamba, no? O nag-aalala sa pagdating ni Saulo sa Damasco. Nagmamadaling pumunta si Saulo sa Damasco upang dakpin ang mga tagasunod ni Jesus. Ngunit habang siya ay naglalakad, may nangyari sa daan. Nagpakita si Jesus sa kanya sa isang nagniningning na liwanag. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Saulo, ako si Jesus na inuusig mo. Bumangon ka at magtungo sa syudad. Sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin." Pagkatapos nito, si Saulo ay hindi na siya nakakakita. Ganun din naman, si Jesus ay nagpakita rin kay Ananias at sinabi ni Jesus kay Ananias, "Ananias, pumunta ka sa bahay ni Judas sa Kalye Matuwid at ipagtanong mo ang isang lalaking ang pangalay Saulo. Siya ay nananalangin ngayon. Nakita niya sa isang pangitain na pinatungan mo siya ng kamay para muli siyang makikita." Ngunit sinabi ni Ananias, "Panginoon, marami pong nakapagsabi sa akin ng tungkol sa taong ito. Napakasama ng ginagawa niya sa inyong mga tagasunod. At papunta pa siya dito sa Damasco upang hulihin ang lahat ng sumasamba sa inyo." Pero sinabi sa kanya ni Jesus, inutos sa kanya ni Jesus, "Humayo ka dahil hinirang ko siya para maglingkod sa akin at gawing tanyag ang aking pangalan sa marami." Kahit na si Saulo ay kaaway ng mga Kristiyano, sinunod pa rin ni Ananias ang utos ng Diyos. Kaya nga, pinuntahan niya si Saulo, ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang mga mata at si Saulo ay muling nakakita. At simula nga noon, si Saulo ay naging tagasunod na rin ni Jesus.
Nakilala si Saulo ng iba pang mga tagasunod ni Jesus. Nagpunta si Saulo sa mga sinagoga kung saan nagtitipon-tipon ang mga Hudyo at siya ay nagsimulang mangaral tungkol kay Jesus. At ang mga taong nakakita sa kanya ay nagugulat. Sinasabi nila, "Hindi ba ang taong iyan ang nagpapapatay sa mga tagasunod ni Jesus? Pero bakit nagpapahayag na siya ngayon ng salita ng Diyos?" At naging mas makapangyarihan pa ang pangangaral ni Saulo. Pinatunayan niya na si Jesus ang Mesiyas, ang tagapagligtas na ipinangako ng Diyos. Naalala niyo ang kwento na ito, tama? Mga bata, kung tayo ay mga Kristiyano sa panahon nila, ano kayang mararamdaman natin tungkol kay Saulo at sa mga Hudyo? Sa palagay ko, tayo rin ay matatakot o di kaya naman magagalit sa kanila. At ano namang mararamdaman mo kung ikaw si Ananias? Inutusan ka ng Diyos na tulungan si Saulo kahit na siya ay iyong kaaway. Sa balagay ko, tayo rin ay magdadalawang isip tulungan siya. Pero, katulad ni Saulo, at maging ang ating mga kaaway, sa totoo, meron ding plano ang Diyos para sa kanila. May plano si Jesus para kay Saulo. Pinili siya ng Diyos upang ipahayag ang mabuting balita sa maraming bansa at sa maraming tao. Siguro, may mga tao rin na katulad ni Saulo, no? Hindi mabuti ang pakikitungo sa iyo o mga itinuturing mong kaaway. Nais ni Jesus na alalahanin natin sila sa ating panalangin. Ano nga ang sabi sa ating panalangin? Patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Ating tandaan na kaya ng Diyos na baguhin ang ating mga kaaway para maging kapwa Kristiyano din natin sila. Kaya nga, ipanalangin natin ang ating mga kaaway. Sinasabi sa Biblia na si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. At yun din yung pangalan ng ating simbahan, di ba? Ilaw, ilaw ng buhay. Kaya nga, dapat maipakita natin sa iba ang liwanag ng pag-ibig ni Jesus at ang kanyang kagandahang loob. Inuutusan niya tayo na mahalin ang ating mga kaaway at ipanalangin ang mga gumagawa ng masama sa atin. Alam ko, hindi ito madali, pero sa tulong ng Diyos, magagawa natin ito. Alam niyo ba, ito rin ay ginawa ni Jesus? Sinasabi sa atin ng Biblia mula sa Roma chapter 5 verse 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Minahal na tayo ng Diyos at tinanggap tayo ng Diyos kahit na tayo ay mga makasalanan. At tayo ay pinatawad ng Diyos, tinanggap bilang kanyang mga kaibigan at maging bilang kanyang anak dahil sa pagkamatay ni Jesus sa krus. Ang sabi pa sa Roma chapter 5 verse 10, "Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay." Kaya nga, patawarin natin ang ating mga kaaway. Ipanalangin natin sila dahil ganito rin ang ginawa ni Jesus
para sa atin. Si Jesus ay isang Diyos na mapagpatawad at nais niya na tayo ay maging katulad niya. Ito ay isang pinakamakainam na paraan upang maparangalan natin siya. At syempre, alam ko na hindi madaling patawarin ang mga taong masama ang pakikitungo sa atin o yung mga tao na nakakasakit sa atin. Sa katunayan, ang gusto natin ay makaganti, tama ba? Kaya nga, kailangan nating hingiin ang tulong ng Diyos. Kailangan nating manalangin. Kailangan natin ang pag-ibig at kapangyarihan ni Jesus para makaya nating gumawa ng mabuti sa ating mga kaaway. At tutulungan tayo ng Espiritu Santo ng Diyos sa ating puso upang umibig. Alalahanin natin mga bata na tayo man, hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos dahil tayo ay makasalanan, pero pinatawad tayo ng Diyos. Kaya, dapat tayong magpatawad dahil tayo man ay pinatawad ng Diyos. Kapag pinatawad natin ang ating mga kaaway at ipinanalangin sila, alam niyo ba na merong nagbabago sa ating buhay, kumikilos ng Diyos sa ating buhay? Una, binabago niya tayo. Binabago niya ang ating puso upang tayo ay maging mas mapagmahal, mas matyaga, at mas handang magpatawad. At hindi lang yun, binabago niya rin maging ang ating mga kaaway. Ano nga ang aral na sinabi natin? Kaya ng Diyos na baguhin ang ating mga kaaway para maging kapwa Kristiyano natin. At kapag patuloy natin itong ginawa, mapaparangalan ang pangalan ni Jesus, ang pangalan ng Diyos. Kaya nga, ito ang ating memory verse para sa linggo na ito. Ito ay mula sa Bagong Tipan, Mateo chapter 5, verse 44. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Mateo chapter 5, verse 44. Ulitin natin, Mateo chapter 5, verse 44. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Mateo chapter 5, verse 44. Mga bata, sikapin mong kabisaduhin ang memory verse na ito at pagkatapos mag-send ka sa akin ng video o sa ating group ng video para mabilang ang attendance mo. At para sa mga batang laging nagsa-Sunday school, online, sa kani-kanilang bahay, syempre, mainihanda ang ating simbahang regalo para sa inyo. Kaya sikapin ninyong laging mag-Sunday school. See you next Sunday, mga bata!